yung sabihin sa publiko? Kasi medyo nakakahiya po itong pangyayaring ito. Hindi po ito wala, ayaw po namin, hindi namin gusto yung nangyari. At marahil dapat tignan natin yung kultura rin natin mga Pilipino. Sana yung mga noon time show, tigil na rin yung mga nasasayaw-sayaw ng mga bata. Pati minsan mga batang musmus, pinasasayaw nila. Ginagawa ng beauty contestant, pinagsusuot ng mga hindi dapat suotin. Yung ating kultura bilang mga Pilipino, dapat tignan rin natin. Hindi lang ito sa NBI, kundi sa ating lahat mismo. May problema po yung bansa natin sa COVID. Pero sir, kasi medyo sunod-sunod, this coming after yung Jandera incident. Tapos, yes. Siyempre sir, it's the premier investigative arm of yes. the DOJ. Yes. So, yung tiwala, paano po ba nyo ma-assure yung public? Yung ngayon isang problema, no? yung Jandera case. Jandera is already munting lupa with a commitment order. Why he stayed in the NBI is beyond me. Even I don't know the date of the commitment order, when it was supposed to be served. But we will get into the bottom of that. Pero so yung assurance sa public na... Hindi po natin, wala po kaming kinukonsider ito. Yung nangyari kay Jera, isang malaking mabuting at nangyari yan. Kasi may natuklasan kami ng mga gawain ni Jera sa loob na kung saan na-implementsyahan niya mga ibang investigasyon ng mga taong nakakulong doon sa loob ng NBI Detention Center kasi siya ang nagsisilbing nagmimistulang mayor ng mga nakakulong doon. Sir, yung mention na-impluensyahan yung investigasyon? Marahil, may mga na-impluensyahan na pangyayari sa loob na aming pang pinag-aaralan hanggang sa ngayon. Gano'ng katinding impluensya at gano'ng kalaki yung mga investigasyon? Inaalam pa namin. Kasi nga, dapat yung punot dulo nito, alam natin kung ano talaga. Kung siya ba talaga ang naging mitya, o siya ba'y nakatulong lang, o ano ba ang kanyang naging papel. Pero may nagsasabi na marahil, isa siya sa naka-impluensya sa ibang mga pangyayari sa loob. Sir, paano po siya nakaka-impluensya? May specific mayor. Ba? Pag mayor ka dyan, ikaw ang hari dyan. Ayan ang natural na takbo ng pamumuhay sa loob ng mga piitan sa ating republika. Ganun po. Meron pong mga nag-alpha male dyan na naging mayor ng lahat. So are we looking at the possibility na may impluensya din siya dun sa Degamo? Na recantation? Wala ho tayong inaatlasan ng posibilidad. Lahat ng posibilidad titingnan natin. Okay? Sir, Las Pinas trafficking, may ano na tayo? May pag-uusap na kasi ang DOJ at saka yung anti-cybercrime group ng PNP na bago kumilos ay mag-case build up muna para pag tayo ay nag-raid at tayo ay manghuli, ang lahat ng ating huhulihin ay pihado may ebidensya laban sa kanila. Hindi po ito naging nasunod. Tumuloy po sila at ngayon, marami hong nakabimbin na hindi ma-file na kaso sapagkat wala namang ebidensya na kompleto. Iyan sa isa sa mga problema. Kaya, mag-uusap kami muli ng anti-cybercrime group tungkol sa bagay na ito. Sir, yung mga na-inquest noon, pinakawalan ba? Ano na po yung nangyari? Release for further investigation. For the preliminary investigation. Sir, your reaction to this na, yun nga, I think it was done during the, I think same day, no? Ano kasi, ang dati kasi naging ugali ng kapulisan natin. Huli ng huli kahit walang kaso. Pagka wala namang ilagay na kaso, lalagay na ebidensya. Eh ngayon, hindi nila magawa ngayon yun eh. Hindi kami papayag dito eh. Diba? Kaya nagkakaroon ng problema sila. Mahuhuli ka na walang kaso. Ano, magtatanim ka ng kaso? Hindi pwede sa DOJ, hindi kami papayag dyan. Kaya ngayon, nakakaproblema sila. Sir, what was the major blunder na ginawa ng PNP-DCG sa operation? Ano eh, hindi siya pinpointed, hindi siya specific, walang specific acts, walang specific grounds para hulihin ng tao, walang specific complainants ng maraming tao,
Basta raid lang, raid. Ganun. So they just went there? Pumasok lang sila. Para nangingisda. Eh, yung sinasabi na namin dati pa. Noong nangyari sa Pampanga, nag-usap kami sa taas, sinabi na namin, mag-case build up tayo bago tayo pumasok sa ganyan. Kasi kami ang bibigyan yung responsibilidad. Saka hindi kami papayag na maglagay o magtanim ng ebidensya kahit kanino. So what has happened yung sa 2000 plus na supposedly na-rest kanina? Anong ba rin sila sa kung saan sila nakalagay? Sa bahay pa rin, sa tirahan nila, wala na silang trabaho ngayon. Tigil na ang trabaho. Walang nag-indicate that they want to go home? Kung saan na sila? Yung mga dalawa yan. Yung mga walang visa, pinauwi na namin. Yung mga may visa, kailangan kasirahin muna yan. May proseso po yan para pa-cancelin yan, para mapauwi na ko lahat yan. Mga Pilipino, umuwi na. Umuwi na. Hmm. So how many are left sa area? Ilan pa? Mahigit 1,000 pa. 1,000 pa. Yan ang problema pagka ayaw makinig eh. Sinabi na namin na mag-usap muna tayo bago kayo kikilos, tapos gusto nila, file kami ng file ng kaso, kahit wala kami ebidensya, hindi namin gagawin yan. Sir, nakausapin na po ba si Chief PNP tungkol dito? Kasi, hindi pa. Babalik ko lang. Sir, gusto niyo siyang makausap? Siyempre. Thirst. Oh, okay na? Sir, anything else? Mga dealing sa... Hindi ba, ano, marami-rami mga pending lang na inayos lang na inayos. Mga pending matters. Ang mga concern ko talaga ay yung kung pwede rin kami magpakawala ng mga taong nakakulong na hindi dapat nakakulong. Ayan ang aming matagal lang ginatrabaho mula na simula pa lang. Anybody who stays in jail longer than he should is really a victim of injustice. Kaya yun po yung aming binabantayan sa ngayon. At ang isa sa aking pinupuntiriya ngayon ay iayos ang ating parole and probation system para mas maging epektibo ito, para mapaluwag natin ang ating mga kulungan. Okay, thank you! Thank you, sir.